Nag-decide ako na magpabautismo. Siguro ko ako pag ako ay nabautismohan na, hindi na nila ako pakikialaman. Tapos nang mabautismohan po ako, yun, ang tinandaan ko lang talaga noon yung bawal. Yun pong pagkain ng dugo, yung binikti, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung ibang doktrina, hindi ko po naintindihan talaga. Hanggang sa nahikayat po nila ako, nagmiyembro po ako ng AdPro. Nang time na yun, ako nagpe-play ng doktrina. Sa pakikinig po continuous, doon ko naintindihan, ganun pala. Ako po ay lumaki sa pamilyang mahirap. Ang aking mga magulang ay sobrang istrikto. Kasi lagi po akong nakapapagalitan. Nung bata ako eh, bawal ng kung ano-anong mga laro ng bata. Halika nga dito! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang maglalaro sa labas, ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang maglalaro sa labas? Magtatanda ka na, ha? Yeah, habang ako ay lumalaki, parang lumalayo po yung loob ko sa aking magulang. Natuto akong maglayas. Pumunta ako sa lola ko, doon po ako tumira. Tapos po natuto akong magbisyo. Hanggang sa dumating sa pagkakataon na hanggang sa Maynila, sa Bulacan, na doon nagsusugal, nagtatambay po, nagbabasketball. Sa pagbabasketball naman, muntik na kaming mapatay noong time na yon. Kaya minabuti ko na bumalik uli sa aming lugar, sa probinsya, sa Bicol, sa aking magulang. Noong time na yon, mga kapatid na pala yung magulang ko. Pag dumadalo sila, masaya ako kasi walang tao sa bahay. Yung mga tropa ko, isinasama ko sa bahay. Makain kami, nagbibisyo. Pag padating na po sila galing sa pagkakatipon, umaalis na kami para wag mahuli. That time po, naharang po ako ng mama ko para mapangaralan na sumama sa pakikinig po ng doktrina sa ang dating daan. Nak, alis ka na naman. Saan ka pupunta? Gusto mo, sama ka muna sa amin ng tatay mo sa lokal. Eh, noong time na yon, sabi ko, sige nga, para wag na akong mapagalitan. Sumama ako, nakikinig po ako ng doktrina. Pagkatapos, kahit hanggang magdamag na ako sa tambayan, di po sila nagagalit. Eh, sabi ko, maganda pala ako dyan sa andating daan. Kahit hanggang umaga na akong magtambay, di na nila ako pinapakialaman. Nag-decide ako na magpabautismo. Siguro ko ako, pag ako ay nabautismohan, ha, di na nila ako pakikialaman. Tapos nang mabautismohan po ako, yun, ang tinandaan ko lang talaga noon yung bawal. Yun pong pagkain ng dugo, yung binikti, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung ibang doktrina, hindi ko po naintindihan talaga. Hanggang sa nahikayat po nila ako, nagmiyembro po ako ng AdPro. Nang time na yun, ako nagpe-play ng doktrina. Sa pakikinig po continuous, doon ko naintindihan, ganun pala. Tapos nahikayat na po ako, nagmanggagawa po ako taong 1999. Tapos po nag-seminar na ako sa Apalit. Hanggang sa 2001, nag-seminar po ulit ako. Pagbalik po ulit sa probinsya, nung nakagraduate na po sa Apalit, nadistino na po ako. Doon po nag-umpisa, dumidistino, nalipat po ako ng Sorsogon. Talagang umaga pa lang, gigising ka, magre-ready ka, alas dos ng madaling araw. Doon ang destino, puro lakad po. Meron pong lugar doon, lakad lang. Mag-short ka lang para makatawid ka, makapunta ka sa destino, bundok yon. May time po, habang naglalakad ka, yung sundalo sa NPA, nagbabari lang sila, tatago ka lang sa gilid para wag kang madamay. Nadistino naman ako sa Burias, doon po mas mahirap po ang destino, mga kapatid. Talagang madaling araw, gigising ka, maglalakad ka na napakalayo. Minsan alas 4, maglalakad ka na, darating ka sa lokal na didistinuan mo, doon sa Mabuhay, alas 4 din ng hapon. Ang didistinuhan ng dalawang matanda, ang dala-dala mo kasi tape lang, tapos battery, ever ready, makikinig ka. Eh, sa hirap po doon ng buhay, merong lugar doon, paakyat, bundok, kahit kalabaw, nadudulas pag maulan. Pag dumarating na sa punto na doon ako dadaan,
talagang ang iniisip ko po ay yung mga masasayang nangyari sa buhay ko. Talaga napakahirap. Hindi na bale, hindi na baling masaktan, hindi na baling mahirapan, huwag mo lamang iiwan. Pero awa ng Diyos, natsatsaga mo yun dahil ang pag-asa mo, yung ginagawa mo eh, talagang tungkulin naman na bigay ng Diyos. Dumating po sa time na natigil po ako sa pagdistino kasi ako po ay nag-asawa ng walang paalam. Napakahirap po ng buhay. Naranasan po namin yung talagang madaling araw pa lang magtitinda ka ng pandesal para meron kaming pagkain. Tapos po, pagkatapos kong magtinda ng pandesal, mangangalakal ako, buti bakal. Kaya ang hirap po ng may pamilya. Kaya lang kumuawa ng Diyos, dun ka umaasa, nakakasurvive. Kaya sa mga kabataan po, kung kayo ay magpapamilya, sana ilagay natin sa ayos. Magpaalam po tayo sa nangangasiwa para tayo ay magabayan po ng aral ng Diyos. Awa po ng Diyos, kamakailan ay napahintulutan po uling makabalik sa tungkulin. Ramdam namin yung paggabay ng Diyos, yung kanyang pagmamahal. Talagang hindi ka pababayaan ng Diyos pag siya ang inuna mo. Sa ngayon po, ako po ay isang local servant sa lokal ng Piela. At kasama ko po ang aking asawa at ang aking mga anak, masigla pong naglilingkod sa Diyos. Ako po si kapatid na Renante Poblete at ito ang istorya ng aking pananampalataya.